Magandang araw mga boss, welcome back to my channel. So for today's video mga boss, kung makikita nyo, mayroon tayong washing machine dito na Eureka 7.8. So ang problema nito mga boss, yung drain problem, kasi mahina yung drain niya, pero hindi pa naman siya totally barado, mahina lang yung lumalabas. So baka puno na yung dumi dun sa mismong bulb niya. So samahan nyo ako na ayusin to mga boss, para masolusyonan to at para malaman nyo na rin kung paano ba to ayusin. So unang gawin natin mga boss, i-check natin yung drain. So buhusan natin ng tubig yung washing machine para makita natin kung mahina nga yung pinaka drain niya, para maayos din natin. So tingnan natin yung hose. So ibaba natin yung hose, tapos pihitin natin yung selector na drain. So makikita nyo mahina siya, meron na siyang tagas kahit konti. So ayan, pinihit ko na. So kung makikita nyo, mahina siya, hindi siya yung normal. Kasi kapag dinedrain ko yan, is yung buong bunga nga ng pinaka drain hose niya, is lumalabas talaga yung tubig. Eh ngayon, parang wala pa sa kalahati. Tsaka ang tagal bumaba ng tubig niya dun sa loob ng washing machine. So kaya sigurado na talagang madumi o may bara yung ating drain sa loob. So samahan niyo ako na tanggalin natin yung tornilyo nito. So gumawa tayo ng screwdriver. So tanggalin natin to, tong tornilyo o tong screw dun sa pulsator, para matanggal natin yung pulsator kasi nandyan yung pinaka access natin, para matanggal natin yung isa pang tornilyo sa ilalim niyan. So medyo matagal nga lang tanggalin yan kasi medyo mahaba yung tornilyo, tsaka kailangan mong gamitan ng dalawang kamay para mahugot mo yung pulseto. Kasi kung tulad yan, oh, isa lang yung binagamit ko, hindi ko siya makuha. Kailangan talaga parehas na kabilaan, iaangat mo para balance. So hindi ko talaga siya matanggal. Kaya ang gagawin ko, bibitawan ko muna yung cellphone para matanggal ko. So ayan mga boss, natanggal ko na yung pulsator. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga binitawan ko yung cellphone. So kung makikita nyo, napakadumi ng loob at pati yung pulsator, ng ilalim ng pulsator. So mamaya linisin natin yan. So ayun yung sinasabi ko sa inyo na tornilyo. Itong isang to. Ayan. Kasi kung hindi mo natanggalin yung pulsator, hindi mo siya matatanggal. Itong tornilyong to. So kailangan natin talaga tanggalin yun. So tanggalin ko lang to, itong tornilyong to. Tapos patungko muna dito sa ano, kasi baka ma-misplace natin. So ingatan nyo yung mga tornilyo nyo kung sakali, huwag nyo papatong kung saan saan. So ayan, kung makikita nyo, ang dumi. Pati ito, kailangan natin tanggalin natin yan. So medyo mahirap tanggalin yan kasi may mga clip yan. So ingat na lang kayo dahil baka mamaya maputol yung pinakalak nya. So pag naputol yon, is talagang nakaangat na yan. So kaya dapat ingat lang sa pagkilos natin sa pagtanggal ng side na yan. So mahirap talaga syang tanggalin, kahit ako medyo nahirapan ako dyan. So pero tsaga-tsaga lang, hindi naman tayo nagmamadali. So ayan, tanggal ko na. Kung makikita mo, napakadumi niya na. Sobrang dumi. So linisin natin yan. So meron ditong tatlong tornilyo pang naiwan sa may mismong parang tube na nakikita niyo yun. Yung tube na yun, meron tatlong tornilyo doon. Ayan. So kailangan matanggal natin yun, yung tatlong tornilyo na yun. So ayan, gagamit ulit tayo ng screwdriver para matanggal yung tatlong tornilyo dun sa may pinaka bulb niya, yung
yung umaangat. So medyo mahirap tanggalin yung nasa may likod. Yung sa dalawang side medyo madali lang, pero yung nasa likuran niya is medyo mahirap. So baka hindi ko na maipakita sa inyo kung paano ko tatanggalin yun. So sa ngayon is ito lang muna yung mapapakita ko sa inyo, ang tornillo to. So itabi natin para hindi natin ma-misplace. At huwag yung pagsasamahin dahil baka magkamali kayo ng ilagay na tornillo. Kaya dapat kung ilan yung tornillo dyan, dapat isi-separate nyo para hindi kayo malito. So ayan. So kung makikita nyo mga boss, ayan, sobrang dumi yung nasa loob ng bulb niya. So kaya pala may tumatagas na pakonti-konti sa drain hose niya. Tapos mahina rin yung pinaka-drain niya kasi nga nakaharangan siya ng mga dumi. So yung mga dumi is parang mga tissue o mga dumi na hindi ko malaman kung naipon, kasi isang taon nang hindi ko nalilinisan yan. So ayan, makikita niyo sobrang dumi talaga niya. So ayan, napakadagkit niya. So tsaka medyo may amoy, medyo mabaho, kaya so dapat medyo mag-face mask kayo o maghugas kayo na kamay pagkatapos yung linisan. So babaklasin natin yan, kakalasin natin yan para malinisan natin ng ayos. A few moments later. So ayan mga boss, malinis na siya, nilinisan ko na siya ng mabuti, pati yung pinakalagay ng pulsator, nilinis ko na. So ayan, pati yung sa may side, nilinisan ko na rin. Ngayon, ilalagay na natin yung pinaka bulb niya kasi nalinisan na natin, kaya ilalagay na natin. So medyo mahirap ilagay ito, lalo na yung tornillo. Tulad na sinabi ko, yung tornillo dun sa may likod ng tube, mahirap siyang ilagay. So hindi ko siya maiilagay kung hawak ko yung cellphone. So tetestingin ko kung kaya kong itabit yung tornillo. So kukuhain ko lang. So ayan, yung sineprate kong tatlong tornillo para hindi magkahalo-halo. So tatry ko, pero pag hindi ko siya mailagay, bababa ko yung cellphone. So alam niyo naman siguro kung saan ilalagay yon, kung saan nyo tinanggal. So yun yung siya ibabalik. So baba ko lang yung cellphone mga boss. Pasensya na kung hindi ko makapakita sa inyo. So ayan, nailagay ko na yung mga tornillo boss. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng tubig para masubukan natin kung talagang malakas ba yung drain niya. So kung makikita niyo, ayan, buong-buo na yung tubig sa bunganga nung drain hose natin. Hindi katulad kanina, parang 1/4 lang. Pero ngayon, malakas na. Tsaka mabilis na maubos yung tubig dun sa loob na binuhos ko. So ibig sabihin, okay na yung ating paglilinis ng drain ng washing machine. So ikakabit ko na lang yung mga cover niya pati yung tornillo dito. Ikakabit ko lang. So medyo nag-aalangan na naman ako na mahawakan yung cellphone kasi nga medyo mahirap. So kung ito lang, okay lang, pero pag yung mismong cover na nung side, medyo mahihirapan tayo sa paglagay ng cover. So ayan mga boss, nailagay ko na yung screw. Ngayon yung cover naman yung susunod nating ilalagay. So hindi ko na rin mapapakita sa inyo kung paano siya ikabit, pero kung paano yung siya kinabit, ganun din. Pero unahin ko muna itong pulsator natin kasi madali lang naman to. Salpak nyo lang yun dyan, tapos ilagay nyo yung tornillo niya o yung bolt niya. Sikipan nyo. Kailangan tamang sikip lang yung pagsisikip nyo dyan kasi baka mamaya malo thread yung pinaka
tornilyo niya. So, ingat-ingat lang mga boss sa paglagay ng pulseto. So, ayan. Ngayon, susunod na natin ilagay yung cover niya dyan sa gilid. So, medyo dyan. Dyan tayo magtatagal kung paano natin ilalagay kung isang kamay lang. So, mas maganda. Bibitawan ko na lang yung cellphone para maikabit natin ng maayos. So, ayan mga boss. Nailagay ko na yung cover niya. Talagang mahirap siyang ikabit kasi na medyo nakaharang yung ibabaw. Pero ayan, nailagay natin. So, ngayon mga boss, te-testingin ulit natin kung okay. So, kukuha tayo ng tubig. So, check ulit natin, double check natin para sure na wala na talaga siyang bara at malakas na yung daloy ng tubig. So, ayan mga boss, makikita nyo, malakas na yung labas ng tubig niya. So, okay na yung paglilinis natin. So, sana sa video to, may natutunan kayo kung paano maglinis ng drain ng washing machine. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!